na-experience ako ngayon. Gusto ko lang ipakita kasi kala ko nakita ko na yung liwanag. Kasi mami, baka sara mo muna yung pinto. Kasi yan na. Yan, nakasara kasi yung pinto. Pwede ba kita ipakita sa video? Ayan. Nakasara kasi yung pinto. Yan. Ayun, kita. Yan, sara, nakasara yung pinto kanina. Tapos biglang binuksan. Nasaan na ba? Wait lang. Ayan, nakasara. Tapos biglang binuksan ni Rachel yung pinto. Tapos biglang, pagbukas ng pinto, akala ko, nakita ko ng liwanag. Oh my gosh. Yan talagang gumana ng, siguro ang papa, ganon. Biglang, ito na yung liwanag. Tingnan nyo. Makikita nyo pagkano. Ayan o. Ganyan yung view ko. See? Oh, tingnan mo, mami. Yes, ma'am. See? Yes, ma'am. Oh my God, nakikita ko na yung liwanag. Yeah, siguro ang papa. Oh, tingnan mo. Oo, ha. Siyempre, gumanon na sa Ah! Ang liwanag! Nakikita ko na! Look, tingnan natin kung anong kulay ng, ano ko. Ng muta? Uy, wala akong muta, ha. Wala pa. Oh, brown. Si Sky, tinabidyoan mo. Ayun, oh. Sky, kala ko nakita ko ng liwanag eh. Pero nakita ko na talaga ang liwanag. Liwanag naman talaga yan eh. Papauyo. Siguro, mas maliwanag pa dyan yung nakita mo, no? Yeah. Naglalakad ka, papunta sa liwanag na yun. Oh, nandun yung liwanag, dun yung direksyon natin. Grabe, ang dilim na ng paningin ko. Siyempre, pag biglang, di ba, pagka sa kasalubong sa sasakyan, bigla kang nag-bright, nag-high, biglang, sakit sa mata. Parang nakita mo na rin liwanag. Tsaka pagka yung, di ba, minsan pag na-aksidente, biglang parang, makikita mo ng liwanag, bam, dense. Chow Sky, oh, you know. So yun, ang na-experience ko ngayon. Pero hindi pa naman. Papa, hindi pa tayo magkikita. Sa panaginip, pwede, dalawin mo ako. Maraming pa tayong gagawin. Enjoy sa paglalakbay. Papunta sa paradise. Kung sino man ang matatagpuan mo doon. Alam kong ikaw ay nasa mabuting kalagayan na. Na-share ko lang kasi biglang nakita ko yung liwanag. Ayan na. Sakit sa mata. Sa paulit, tignan ulit natin yung liwanag. At yung gabok. Kita ko rin yung gabok, oh. Ayan, hatching na si Sky. Oh my gosh. Oh my God! Ganun na ganun ang nakita ko kanina. Hindi ka ba magugulat ng ganun? Ha? Pag ganun bigla yung makita mo, boom! Yun na. Ganun ang nakikita. Siguro ganun nakita ng papa nung ano, nung sinundo na siya. Yo, Papa Oyo. Mahal na mahal kita. Ingat sa paglalakbay dyan sa liwanag. Tingnan mo, pag sa kamay ko, parang... Ayan na. Nag-rega na. O kaya ganun na. Oh my gosh, mami! Look! Sky! Tingnan mo! May kapag-iriyan ng daddy! Oh my gosh! May hawak akong liwanag! Hawak akong liwanag! At ang gabok, kita ko rin. Kailangan mag-vacuum dyan. Hawak natin ang liwanag. Ay, sorry niya pala. Sumasabog, oh.
Wala na. Umano na yung ano. Bumaba na yung araw. Ah, hindi pa. Mamaya-maya pa. Sorry. Nasali tuloy kayo sa pag-ano. Nag-enjoy ako dito. Cheers kayo. Ako kami alam mo. Paano kaya may edit to ng magandang ano? Parang wala na. Ayan, wala na. Lumubog na yung araw. Pakita ka naman, mami! Hindi pa ako maligo eh. Yan. Ano? Paano pag ganun, mami? Sinabi ko sa'yo, mami, nakikita ko ng liwanag. Nga, tulad ng papa, ma-share ko lang din. Dito ka. Sama ka sa akin, share natin. Yung isang picture na yeah, yung umiiyak yung papa, yun yung time na ano, tumawag ako sa mama, nag-iiyakan sila. Sabi ko, oh, hindi maganda to. Nag-iiyakan sila. Tapos pagtingin ko, yun pala, umiiyak ang papa. Sabi niya, sinusundo na raw siya ng mamang anto. Yun yung tatay niya. Pero ang linaw ng isip niya ng mga oras na yon. Malinaw talaga. Parang sinagot niya pa si Tintin na ang taong namamatay ay malinaw ang isip. Sabi niya ganyan. Ang taong namamatay ay malinaw ang pag-iisip. Tsaka first time po lang siya nakita na umiyak. First time sa buong buhay ko na iyak talaga. Ikaw din, nakita mo din si mama, di ba? Hindi ko nakita before na gano'n. Hindi, nung umiiyak, nung time yeah, na sinasabi ko. Yeah, first time ko lang nakita. Yeah. Yung time talaga na, paano ba? Ang iyak, talagang hagulhol. Yeah. Wow! Wow! Ganong klaseng iyak. Na parang, sama ka, sama. Para siyang, sama daw. Papa Uyo, kinukwento natin Papa Uyo. Yan o. May picture pa kayo. Ayun. So, yeah, yung mga oras na yun, alam niya na, siguro. Kaya alam niya na aalis na siya. Dapat lang pala, yung mga oras na yun, kinausap ko na siya, nagkausap na kami. Kaso hindi na. Parang, hindi ko kasi in-expect. Kasi lumakas siya eh. Ang lakas ng ano niya eh. Lakas ng katawan niya. Lumakas yung katawan niya. So in-expect ko, years pa. Kaya nag-focus na ako dito. At nag-ano, para ma-accumulate ako ng funds financially na kailangan ko. Siyempre para makauwi, makabili ng ticket, o pampagamot ng baba, pang therapy. Kaso, wala, ayun, bigla na lang. Basta yun, naisip ko lang, yung time na yun, na sinasabi niyang, sinusundo na ako ng ano, ng tatay, mamang anto, yun na yung time na, alam niya na, realize niya sa sarili niya na, aalis na siya. Ayun pala, yun, sinabi rin ng papa na ano, parang aalis na ako, kaya yan, nag-iyakan si Natintin. Tapos parang pinakalma lang siya na sinabi na, hindi pa, dito muna tayo. Parang masarap ang pagkain dito. Masarap ang pagkain dito, doon ay wala. So, ayun, yun na pala yun. Sign na pala yun. Kasi after noon, yeah, unti-unti na siyang ano, hindi. Pero may araw na ano siya eh. May araw na maayos siya, malakas, nakakapagsalita kahit papano. Tapos wala na, naging busy na ako dito. Trabaho, alaga dito kay Sky. Hi, Sky! Hi! Yeah. Hi! Hi, Mommy! Thank you sa pagsuporta sa ating
family sa pagsuporta sa akin. Yun, kasi para makwento ko lang, na kaming dalawa ni Rachel, nagtatrabaho kami parehas, pero parehas kaming tile site part-time, 20 hours lang kami per week. Ako nagtatrabaho ako sa Vans, dito sa Vans Frankfurt. Tapos si Rachel, nagtatrabaho sa, ano ba yun, clinic? Yeah, sila yung gumagawa ng clinical trials ng mga gamot bago ilabas sa merkado. Dumadaan muna yun sa mga clinical trials. So, yun, dun sa ganun siya nagtatrabaho sa lungs. Tapos, yun nga, nakwento ko na yung Kinder Tagesstätte, yung nag-aalaga ng mga baby, kinancel namin kasi kailangan namin magbayad ng 268 monthly para sa pagkain. Pagkain, kasama na ba ang pagkain doon? Mm-hmm. Yeah, mga pagkain, pag-aalaga, tapos bukod pa doon syempre yung mga diaper, damit na ekstrang kailangan mag-imbak din doon. Gatas, oh, yeah. Yung mga ganun. So, kinancel namin yung kasi hindi namin kakayanin magbayad ng 268 monthly. Ayan. No, to Tita Hyacinth, thanks for the tip. Ano? Tita Hyacinth, thank Ayun. You. Si Tita Hyacinth, yung tita niya na nasa Amerika, siya yung isa na nagbigay sa amin ng tip kung yeah, paano yung gagawin namin. Ayun. Kasi so, nagtatrabaho siya sa daycare sa Amerika. Oh, yun. Siya, ilan inaalagaan niya doon? Maybe 5. May 5 bata, isang tao. Mga ganun ang ratio. Siya nagbigay ng average. Ayun, binigyan niya sa aming tip. Bakit di niyo i-try? Paano ba? Parehas kayong part-time, 20 hours, 20 hours. So, ngayon, si Rachel nagtatrabaho ng from 7? 8 to 1. 7 or 8? 8 to 1. Yeah. 8. So, ngayon, maaga pa rin siya gumigising. Alas 5, gising na. Siyempre, mga babae, alam niyo naman, mag-makeup pa, mag-aayos pa ng mga buhok. Tapos, magkikilay pa yung mga yan. Tapos, ano pa bang mga ginagawa ng mga babaeng yan? Lipstick pa. Blush on. Hindi, konti lang. Si ano, nagkikilay lang. Kikilay lang siya. Tsaka konting makeup. Siyempre, kailangan maganda. Tingnan ba, anong picture naming dalawa. Solid. Tingnan mo, picture naming dalawa. Kakapagupit ko lang nung time na yan. Siya, kakapagupit niya lang din. Grabe. Pogi ko dito sa picture na to. Solid. At siya lang ang nakayakap sa kanya. Siya lang. Nag-iisang babae doon sa... Yeah, so proud. Saan ngayon? Kasi nagpunta sila dito. Christmas special something. Yeah, Christmas special. Last ako pa nakapagpadala sa kanya ng kape. Nagdala ko ng kape sa kanya. Nagdala siya ng kape para kay Mr. Coco Martin, ang ating pambansang probinsyano. So, ayun. Makayakap siya. Humalik pa! Proud na proud pa siya. Kinukwento sa akin. De, proud ako dyan. Nasa backdoor yan. Nasa ano yan? Sa likod ng stage. Nasa backstage, backdoor. Backdoor din. Yeah. Tapos kinukwento niya, sino nga? Si Basilio? Si, de, si Smuglas. Ah, si Smuglas. Excuse me. Hindi mo lang nagpa-picture. Talagang kay Kuma mo lang nagpa-picture. Hindi mo lang nagpa-picture kay Basilio at Smuglas. Oh, hindi, kasi hindi yun ang target mo eh. Ilang araw ka nang ano eh. Habang nagpa-picture ko, Coco Martin, sabi ni Basilio, swerte naman ni ate. Sabi sa'yo? Hmm. Oh. Siguro nag-iitay din na sana mo. Ba't sa atin din nagpapapicture ito? Kung nandun ako, papapicture ako kagad kay Smuglas tsaka kay Basilio. Lodi yung mga yun. Yeah, habang nandun sila, kumakain, kasama din kami. Kilig na kilig ako dun sa gilid lang. Oh, si Coco Martin kumakain. Sabay, tapos na tayo na siya. Magpa-practice na. Ganda ng picture namin nila, no? Solid. Shoutout nga pala kayo, no? Sino nga gumawa nito? Anna Schmidt. Kay Anna Schmidt. Pinta ni Yasmin. Yeah.
Kapatid? Pinsan. Pinsan ka. Anak ni Tita Narda yung gumagawa ng cake. Oso. Yeah, pinsan ni Jasmine. Ano nga ang kinukwento ko? Yan. Tingnan mo. Nagsimula lang to sa nang nakita ko ang liwanag. Oh. Baba na. Yo, kasi hindi natin alam. Baka mamaya makita na nga natin ang liwanag yung mga kwentong ganito. Oh, kasasali mo yung anak ko. Sino magsha-share? Masha-share ko pa ba yan pagka ano na? Pagka nakita ko na talaga ang tunay na liwanag? Kasali mo. Oh. Yan na. Pag nakita ko na talaga yung tunay na liwanag, hindi na ako makakapagkwento nun. Kaya habang kaya ko pa ikwento, ikwento na natin, ipakita natin, ishare natin. Ngayon lang. Tingnan mo! Ayan na. Oh my gosh! Woohoo! Say hi! Bagong gupit ako! Bagya ako pa nagupitan, bagya pa na pa kalma. Oh, bako-bakong gilid. Ayos din. Pwede na. Malikot eh. Ayaw na. Nag-iyak-iyak na. Ay, pogi. Ay, pogi. Ay, this. Sabi, every day. All day, every day. Ganito ang senaryo dito. Magluluto lang nga pala ako. Yan na, sa magluluto. Ang pinag-uusapang luto na yan. Yung kalat. Hindi, yung mga Vans ko. Hindi ko pa nga nasusot. Ito nga, hindi ko pa nasusot. Oh. Hindi ko pa nalilace. Stop shoe. Alin nga to, Kylie Walker. Ayaw mag-focus. Thank you, thank you. Basta Kylie Walker to, ayaw mag-focus eh. Ayun na. Gusto ko kasi yung ano niya, yung soul niya, iba yung kulay. Hindi siya gum. Iba, parang gum na iba, hindi yung may isang gum kasi na ma-brown eh, ito hindi siya ma-brown, mag-gray. Ayun. Ang kulit talaga ng anong 'yan ah. Nakita kong liwanag na 'yan ah. Wala na. Wala na siya, lumubog na. So, yun. Nito mga nagdaang araw, nagbibideo na ako palagi, no? Publishing. Okay. Yeah. Gusto ko lang ma-share. Di natin alam. O, dito lang naman to sa phone, eh. O, di pag halimbawang dumating ang panahon na makita natin ng liwanag, meron tayong video na ganito na makikita pa ng mga anak natin. Eto, yeah. Yeah, batang tao. O, si Daddy. Oh, si Daddy nagva-vlog. Nagvi-video siya lagi. Yeah. Pag sisikapan natin, sana maka ano tayo. Gusto ko ng GoPro para magaan lang. Magaan lang makakagawa ng maraming pwede, videos. Kahit saan pwede, kahit sa loob ng mga kung saan. Alam niyo na kung paano. Yeah, pag nag-skate downhill, hindi man pwede palaging ano, ayun, pa-testing ako. Hindi man pwede palaging, ano, naka-cellphone. Dapat pala ganyan, may makita kang ganyan. Nagpasukat na ako kahapon ng ano. Uy, okay to. Oh, gusto ko to. Okay. Di ba pamabae? Egal. Pwede kaya na kung dali natin sabihin. Pwede yeah, sabi, meron pa pala akong ano, may frame pa pala ako. O, di ang bibilhin ko na lang ngayon, no? Ayos to. Pwede kaya. Dali yeah. Natin. Ang sabihin ko, ang bibilhin ko na lang ay lens kasi... Pwede naman sila magtanggal. Yun. Yeah, ito magaan. Bilhin mo yan natin? Sa akin sa Philippines. Tayo! Yeah, sa ano? Sa... Saan nga yun? Doon kay Correy. Yeah, kasama natin si Correy. Ito mo, flexible. Ito, kaya mo to binili, di ba flexible to? Yeah? Yeah. Ginaganon-ganon pa, pinipirat-pirat pa. Pinakita. Saan maganda... Tumatama siya sa aking ilong. Kasi maraming salamin na hindi pumapatong sa ilong ng maayos eh. Bumabagsak lang. Kaya, kasi yung bridge ng ilong ko mababa. Parang siyang may kulay. Hindi naman ako pango. Pango ba ako? Hindi. Hindi naman ako pango. Parang may kulay. Malaki lang yung ano ko ito. Tapos yun, nung bata ako. Ano?
Parang na-insecure ako dati na malaking butas yung ilong ko. Tsaka na-insecure ako na ang kilay ko ay makapal. Pero habang tumatagal, oh, asset ko yan. Wala na. Hindi na naiintindi yung ganun, ano. Hindi ka na naisip yung mga ganun bagay. Gusto na makakapal ang kilay na yun. Ano nga yun? Ano nga yung sinasabi ko kanina? Meron pa akong sinasabi na bigla na lang yung sa conscious mind tsaka subconscious mind. Ah, yun sa mga pangaral. Yeah. Wala yun. Napagkwentuhan namin rin kanina ni Rachel. Yung mga pangaral sa akin ng papa. Parang sa bawat sitwasyon, laging meron akong hindi ko na masyadong maalala yung mismong detalye kung paano sinabi sa akin ni Papa, pero laging yung subconscious mind ko, alam ko palaging pinangaralan ako sa ganong topic na nangyayari sa akin. Yeah, tulad nung sa pag-aasawa, nung mag-aasawa na ako, nung aalis na ako ng Pilipinas, ang pakikisama daw, sabi niya sa akin, Paul, ikay makikisama. Parang, yeah, kasi mag-aasawa na ako, dito ako titira. Dito na ako, so, ayun. Laging, yo, maraming klaseng pangaral si Papa sa akin. Simula nung pagkabata ako pa lang. Ano, tahimik kasi yun. Pagka, ano, hindi yung nagsasalita kahit galit na siya. Pero lang pagka talagang punong-puno na, ayun na. Nagagalit na talaga yung magsasalita na yun. Paul, akala mo yung kinakakatuwa. Ngayon, yun ang kanyang linya. Akala mo yung kinakakatuwa. Huwag mong gawin yung ganyan. Alam rin yun ng maraming ano, kapamilya namin. Siguro mga ninong Bobby, mga ninong Lito, ninong Gani. Lahat sigurado nakausap ang Papa. May aral silang nakuha or binigay ang Papa sa kanila, sigurado ako dyan. Lalo sa buhay. Kasi, hindi ko rin naman alam lahat eh. Hindi ko rin alam lahat ng kwento kung paano. Hindi na ako nagtanong. Pero alam kong, ano. Solid ang Papa. May mga usapan kami lang ang nagkakaintindihan. Kahit pagka magkasama kami, kahit hindi siya nagsasalita, alam ko na kagad ko anong sinasabi niya, sinasabi ng isip at damdamin niya. Alam ko pagalit siya, alam ko pagka natutuwa siya, kahit hindi yun nagsasalita, alam ko. Nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman niya. Kaya nung paalis na ako, naalala ko, parang sinabi niya sa akin na ayusin kong buhay ko. Yeah, kasi hindi natin alam kung magtatagal pa siya. Siyempre, may edad na. At saka, alam naman niya na may nararamdaman siya. By the way, si Papa Uyo, meron siyang may diabetes siya. So, matagal-tagal na rin niyang iniinda yun. Pero, yeah, tulad ng karamihan sa atin na hindi naman talaga nasusunod yung maintenance. Yeah, naggagamot si Papa, nagme-maintenance. Pero alam mo yon, hindi regular. Pag diabetes kasi, kailangan regular talaga eh. Habang buhay mo nang gagawin yun eh. Pero syempre,
financially, tsaka sa knowledge kung paano gagawin. So minsan hindi nagagawa ng maayos. Parang pagka aasikasuhin lang talaga pag nagpa-doktor at sinabing kailangan aasikasuhin, ayun, gagawin. Pero kumbaga matagal na 'yon na dapat tinitreat, tapos syempre dire-diretso 'yon. Tapos yun, siguro mga komplikasyon na sa ano, sa ewan ko, sa atay. Tapos nitong huli, nung na mild stroke kasi siya. Mild stroke siya, yung kaliwang kamay niya, hindi niya magalaw. Hindi siya makatayo. Tapos hindi na siya makapagsalita. Bumagsak yung ano niya, yung kaliwang mukha niya. O basta yung pagsasalita niya parang wala na, hindi na matuwid. Tapos yun, pati yung pag-iisip niya, unti-unting naging ano, nag-iba. Parang humina talaga, bagsak, biglang bumagsak. So, yun. Napakaraming magagandang alalahanin para kay Papa. So, syempre, mas gusto ko na lang na maalala na lang natin palagi yung mga magagandang bagay. Mga naituro niya. Kaya, sana samahan niyo ako sa aking journey na mabuo natin itong The Compound DIY. So, ito yung naisip kong paraan. Mga shirt. Mag-release tayo ng mga shirt. Mga cups. So, sa ngayon, available pa lang siya sa Europe tsaka sa Amerika. So, ito yung magiging way ko para makompleto, maka-accumulate ako ng pondo financially para matupad yung pangarap ko para sa compound. Kasi malaking bagay ito para sa akin na nakita rin ni Papa Oyo na habang ginagawa ko yun, nagpupursige ako, inaaral ko kung paano gagawin. Napakalaking achievement nito para sa akin. At lalo dito, sa maliit na pool na ito, tapo ni Maoyo, look! Yeah. Lagi niyang ginagawa yun. Kaya naputol yung isa kong salamin. Ayun. So, kasama natin si Sky sa ating journey para sa pagtupad ng ating pangarap na mabuo yung compound. Ayun. Tulad ng sinasabi ko, oops! No, Sky! No. No! Yeah, malaking bagay para sa akin. Sky! No! Ah, load ka. Dito ka. Yeah. Ayan. Malaking bagay. No, Sky, no! Don't do that! Okay. I'll put you down na. No, Sky! Oh my gosh. No! You go down. Yeah. Ayun. Ano yun? Commercial ni Sky. So, ayun. Malaking bagay para sa akin yung na-achieve ko para sa compound. Nabuo ko yung mini ramp bago ako umalis ng Pilipinas. So, gusto kong matuloy yun. Gusto kong mabuo pa kung ano pang pwede pang mabuo sa compound. Hindi lang alaala, hindi lang mga pagmamahal, hindi lang mga
mga oh my gosh! Sky, no! Ayan. Ibig ko palang sabihin, hindi lang puro semento ang bubuoin natin sa compound. Bubuoin din natin sa compound. Oh my gosh, Kai! Let me do this, okay? So, ayun. Hindi lang puro semento, hindi lang puro ramps, hindi lang puro rails ang bubuoin natin sa compound. So, gusto ko rin mabuo sa compound yung masasayang alaala. Buo doon yung mga masasayang alaala ng papa, ng pamilya namin. Makabuo tayo ng marami pang kaibigan. Makabuo tayo ng pangarap. Maraming pwedeng mabuo dito sa compound. So sana samahan niyo ako at masuportahan niyo ako sa aking hangarin na ito. At pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po.